Good morning. So the Office of the Vice President respectfully presents the following information regarding the OBP's recent projects and activities. So last August 25, 2022, Vice President Sara Z. Duterte went to the municipality of Jordan, Guimaras. In connection with the Pagbabago campaign, the Vice President distributed Pagbabago bags containing school supplies and dental kits to some grade 1 and grade 7 students of 10 elementary and high schools, including Jordan Central School and Jordan National High School. So for public assistance programs, the Office of the Vice President has already processed 5,645 applications for medical and burial assistance, amounting to 73,178,564 pesos and 12 centavos as of August 26, 2022. So the amount of 36,251,883.74 was already released to some 3,089 recipients. Meanwhile, the OVP Libreng Sakay program has already benefited a total of 32,905 passengers from August 3 to August 25, 2022. As expected, the two buses using the EDSA route served the most number of passengers, totaling to 7,407 for just a period of 7 days from August 19 to 25, 2022. The Office of the Vice President is also now coordinating with the Department of Health for the Medical Assistance to Indigent Patients Program, or UMAIP, and they have identified 31 public hospitals where the OBP and DOH can provide funds for purposes of helping those who will not be able to completely pay their hospital bills. The OBP also recently met with the officials of DSWD for the Grant of Assistance to Individuals in Crisis Situations, or AICS, a financial aid to qualified individuals that will be distributed through the OBP satellite offices. So I will be able to answer some of your questions, relevant questions, after the opening statement from the Department of Education spokesperson. So thank you very much. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Attorney Monseac. Good morning sa mga kasama natin sa OBP, sa mga kasama natin sa DepEd, at ang ating mga media partners, of course. So, paumihin po, Zoom po muna ako today. I hope to see all of you next week. So, sa amin naman po sa Department of Education, nung Biyernes lang po, ay kami po ay lumahok sa isang webinar na ginanap sa Department of Health kung saan inilunsad yung pinaslakas na Bida Kid. So, nagpapasalamat po kami sa tuloy-tuloy na suporta na binibigay sa amin ng Department of Health. Kami naman po ay tuloy-tuloy ring nakikipag-unayan sa kanila para sa ligtas na pagbabalik-eskwela ng ating mga learners. Now, dun po sa usaping pagbabalik-eskwela, the common question is ano naman daw ang general assessment natin ngayon na almost 2 weeks na po tayong pumapasok sa paaralan. Well, again, maganda naman po ang nagiging feedback mula sa ating mga regional offices. Wala naman pong major or untoward incidents na nangyayari o nangyari sa mga nakalipas na araw. At dahil dito, nagpapasalamat din po kami sa suporta na binibigay ng ating local government units. Maliban po doon, ang latest enrollment natin as of August 25 is already 29.4 million learners enrolled. So we have definitely exceeded yung assumption natin o yung target natin na 28.6 million. Ganun pa man, as I've always said in previous interviews, kahit naman po nasasabi natin na generally maayos ang nagiging pagbabalik-eskwela, we also recognize na marami pa rin tayong mga problema, lalo na yung mga perennial problems na nandyan na even pre-pandemic. So nandyan po yung kakulangan sa classrooms, sa infrastructure, kakulangan sa school furniture. However, rest assured that the Department of Education is currently addressing these issues at patuloy po nating i-address yan sa mga susunod na buwan at sa mga susunod na taon. Of course, importante dyan ang budget at importante din yung mga coordination natin with DPWH and the LGUs. So hopefully po, mabigyan natin ng solusyon yung mga problema na yan in the next few years. So
Bago po ako magtapos, magpapasalamat din ako sa mga media partners natin dahil nga the past few weeks, dyan din po nanggagaling ang information natin on the ground kung may mga problema. Sana po pagpatuloy nyo pa rin yung pagtulong sa amin at pagbigay sa amin ng mga feedback na nakukuha nyo on the ground para po matugunan natin patungo sa mandatory in-person sa November. Maraming maraming salamat po. Thank you, Attorney Monsayak, Attorney Poa. To our media partners, please limit your questions to 3, including follow-up questions. Our first question will be coming from Rappler. Hello po. Good morning. Kay Attorney Monsayak muna. We know it's called confidential funds for a reason, but we noticed that unlike in the previous fiscal years, the OVP is now asking for confidential funds. Without going into detail, is it possible to know broadly why we're asking for confidential funds this time? Thank you for your question. So the confidential fund was requested and will be utilized using the parameters set by the DBM, the COMA, in their joint circular. I think it's joint circular 2015-01. Dun sa circular na yon, malinaw na malinaw naman kung saan lang pwedeng gamitin ng confidential funds. Of course, the position and mandate of the Vice President allows her to utilize those kinds of funds regarding peace and order and national security. Especially, we have livelihood projects that will be implemented in conflict areas in our attempt to maintain peace order and pursue national security projects. So this confidential fund, again, will be utilized in compliance with the joint circular issued by COA and DBM. So sisiguraduhin po namin na ito pong pondo na ito ay gagamitin ng tama at para suportahan lang yung mga programa ng Office of the Vice President. Okay, thank you, sir. For DepEd naman, are there any updates po on the alleged sexual harassment cases in Cavite involving teachers? What is the DepEd doing to make sure that schools are safe spaces for students again? And to follow up on that, ano po yung marching order ni Vice President Sara Duterte regarding this issue? Yes. Thank you, Bonds. I hope you guys can hear me well. So basically, dun sa update po natin sa Bacoor, the investigation of not only 6 pero 7 na pala na teachers yung na identify dun through posts. Patuloy yung investigation, but ang huling update po sa akin is by tomorrow, masasubmit na po yung fact-finding report sa ating regional office. So from then on, we will determine ngayon kung ano na yung next steps administrative proceedings against the teachers. But it's nice, it's good that you asked that question because ang feedback rin po sa amin is that although nagtutuloy yung investigasyon natin, ang problema is walang masyadong mga complainants na nagpa-file ng kanilang mga affidavits. So sana po tulungan niyo rin kami ikayatin yung mga alleged victims na lumabas po at mag-file ng kanilang affidavits para po mapalakas lalo yung kaso kung meron man. Pangalawa naman po doon, your question on yung what are we doing to strengthen, you know, our measures to keep our learners safe. So si Vice President at Secretary Sara Duterte already had a meeting the other day with the Child Protection Unit. Kasi po sa atin sa DepEd, meron po tayong Child Protection Unit na tinatalaga at tinalaga na noong 2020 para po sa mga problemang ganyan, para sa mga abuses against our learners. So there were major directions being given to the Child Protection Unit to strengthen their presence, to strengthen their programs on the school level, dun po sa SDO level at RO level. So that's something that we are looking to strengthen para po talaga matulungan natin yung mga bata, yung mga learners that are experiencing abuse. Okay. On a different issue, Trade Secretary Pascual is proposing to lessen time for students to get a degree, which would affect, of course, the years of basic education in school. So how will this affect the review of K-12 curriculum, if there's any? Thank you, Bonds. I read sa news articles, no? I read the statement of Secretary Pascual. I think it has to do more with shortening sa college level.
And also, yung nagiging problema nga natin sa promise ng K-12 na dapat pag gumraduate na sila, they are employable. So actually, the pronouncement of Secretary Pascual is also in line naman with the current review that we are doing right now. As we have mentioned, we are currently focusing also on grades 11 and 12, specifically doon sa ating tech track na gusto natin sana ay once they graduate from grade 12, they are employable. So how do we do that? Skills matching. Kasi sa ngayon, may misalignment or dun sa skills na nakukuha nila pag graduate nila dun sa industry demand. So right now, as I said, it's in line naman with our review because we are really currently reviewing the skills matching aspect to ensure that when our graduates leave grade 12, they will be employable as promised by K-12. Thank you, sir. Our next question is from Inquirer. Hello. Hello po. Good morning po. Kay Attorney Mike, follow-up lang po dun sa sexual harassment. Just to put it on the record, ano po yung extent ng action na pwede gawin ng DepEd regarding the issue? Yung teachers po ba, will they be dismissed from the service if tunayan po na guilty sila? Yes, well, that is the most severe punishment would be dismissal. Kasi nga po, dito sa DepEd, it's really more of an administrative proceeding. So, yun po. If it will merit the severest penalty will be dismissal. Next question po. May we get DepEd's comments sa sinabi ng DDM sa budget deliberations last na have enough budget next year to address classroom shortage? Ano po yung plans moving forward given the situation? Thank you po. Thank you, Jane. Well, right now, kami naman is underway naman yung budget deliberations natin ngayon sa Congress. So the DepEd will try to justify its position on the much needed budget for next year, especially dun sa mga kakailangan nating infrastructure para makalabas tayo dun sa nabanggit ng ating Vice President at Secretary na quicksand. So hopefully, we're still very optimistic. Tingnan po natin yung mangyayari sa budget deliberations. Thank you, sir. Next question is from ABS-CBN. Morning po. Sabi po ni VP Sara dun sa isa niyang press release na magpo-focus muna sa academics ang teachers sana po. So, ano po ba yung mga extracurricular activities na bawal o pwede, pati yung co-curricular activities? And as follow-up attorney, kung sa academics magpo-focus, anong subjects po ba dapat ang priority? Yes, ma'am. So, dun po sa extracurricular, kung ano yung extracurricular at co-curricular, I hope you would just be a bit more patient with me. May lalabas po kami na order memorandum upol dyan para mas clear at mas specific. Intayin na lang po natin siguro. Yan po ay isinasagawa na ngayon at may lalabas na sa lalong madaling panahon. Intayin na lang po natin yun. The purpose is really kasi nagkaroon talaga tayo ng learning gap ng ating 2 years no, na nasa pandemya. So we really want our learners to focus on the academics. Doon naman sa mga activities na nakakatulong rin at marami rin comments na lumalabas online about the need for children to have certain activities. Meron naman po kasi tayong mga psychosocial support na ginagawa na rin ngayon sa ating mga paaralan, which is part of our learning recovery plan. Ngayon, so again, intayin na lang po natin dun sa listahan mismo kung ano yung considered as extracurricular at co-curricular. As to your second question, ma'am, of course, sa ngayon, ang ini-enforce po natin is yung most essential learning competencies. But sa subjects, we would like to obviously focus dun sa mga may kahinaan tayo, which is yung science, mathematics, at syempre literacy skills. Ginagawa na po ng mga ating mga guro as part of our learning recovery plan yung ating mga assessments sa mga learners para po magkaroon ng profiling at clustering kung ano dapat yung mga mismatch sa alam na nila doon sa grade level kung nasaan sila. So this will help us address and focus on the subjects that we really need to concentrate on in terms of bridging that learning gap. Follow-up din po, attorney, dun sa DO on health protocols between DOH and DepEd, kung meron na po. Yes. Thank you. That is already undergoing final review, actually.
Nakita ko na po yung draft kahapon and it was already given to PAS for formatting. So that is, antabayanan po natin, malapit na po yan. Pasensya rin na rin po sa delay. Salamat po. One last po, ano po yung common concerns na natanggap ng command center during its run for the school opening? Actually, surprisingly, ang talagang natatanggap namin na majority of the concerns focus talaga on enrollment. Specifically, yung mga lumilipat from private to public schools na meron pang mga unpaid balances sa private schools. So, ang ginagawa naman po ng command center natin ay tinuturo sa kanila yung mga procedures at sinasabi naman sa kanila na makakapasok pa rin sila sa public schools kahit na meron silang mga unpaid balances sa private schools on a temporary enrollment status. Thank you. Thank you po. Next question, the Manila Times. Good morning po. Start po muna ako sa mga nangyari ng Florida. For OVP, sir, nagkaroon po ba tayo ng relief na pinamigay sa mga affected ng Florida last week? Sa ngayon ho, wala akong information dyan. I-check ko ho dun sa ating Disaster Operation Center ho kung ano ho yung mga naging action ho natin. No? So, kapag nakuha ko ho yung detalya, ipapasa ko ho sa inyo. Same thing po for DepEd, Attorney Poa. Ano po yung, meron po ba tayong mga damages na na-incur from Florida last week? And kung meron po, how much po yung kakailanganin natin para ma-resolve, ma-address po yung reconstruction na yun? At ilang teachers and students po yung affected? And kung meron din po ba tayong injuries or casualties from Florida? Thank you po. Yes, ma'am. Karamihan po ng na-sustain natin na damages ay yung mga pagbabaha sa mga schools. So not really damages but a lot of cleaning operations. Doon po sa number of schools na talagang may infrastructure damage, I asked for a latest report muna from our DRRMS team. Magpapadala po ako sa ating media group para po mas accurate yung numero natin. Ang ginagawa po natin ngayon is that doon sa mga paaralan na talagang nabaha at kailangan ng clean-up na magka-alternative delivery modes po tayo, which is the protocol kasi hindi pa natin pwedeng papasukin yung mga learners hangkat siguradong malinis ang mga paaralan. Ngayon po, dyan na po muna tayo and then as to the amount and the affected number of schools, meron naman po kaming listahan dyan. I just want to be more accurate so ibibigay ko po yun sa inyo through our media group yung buong report. And then next po siguro, yung sa nilabas po nating DepEd Memorandum Number 76, regarding po sa hiring ng ating mga teachers, nakalagay po kasi doon na 100% utilization rate by end of August, pero nilabas po siya August 30. Na-implement po ba ito before pa ma-release yung memorandum? And hingi po sana kami ng statistics kung ilang teachers po yung gusto natin sanang ma-hire at ilan po yung na-hire natin at ilan pa po ang kulang natin? Opo. So, dun po sa memorandum na lumabas, I have to clarify na yan po ay isang reiteration lang. Kasi general policy naman po talaga na syempre lahat ng mga existing vacancies natin at newly created teacher items should be filled up. So, yan po ay isang reiteration lang. Generally, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-hire natin. Gusto lang natin paalalahanan ang ating mga paaralan na to fill up na yung ating mga teaching positions. Ngayon po, kung ilan po yung planong i-hire, next year we are planning, at least for, as far as the budget is concerned, we are planning to hire 10,000 teachers po. As to yun sa kailangan, I don't have the exact figures right now, but next year definitely we aim to hire 10,000 teachers. Thank you, sir. Next question po from GMA. Kay Attorney Poa po. Attorney, nabanggit nyo pinag-aaralan pa yung sa extracurricular activities. Pero ano po ba yung mga sample nun? Kabilang po ba dyan yung mga school government, yung mga clubs? So may binabanggit din yung act baka raw ma-burn out yung mga students kung purely academics at wala na po silang extracurricular activities po. I understand, sir. I hope you understand also. I don't want to specify right now and preempt. Baka magkamali tayo. We will just create confusion. So, hintayin lang po natin yung circular. Pero doon naman po sa sinasabi ng mga teachers group. And again,
I have to reiterate that we do respect the opinions of all these teachers groups because syempre nakakatulong din yan sa atin in terms of input and insights. But having said that, naintindihan naman po natin that it can't be purely academics for our learners. That's why kaya nga po meron tayong mga psychosocial support activities na it's definitely not academic para po makatulong sa kanilang mental health and mental well-being. But again, please be patient. Palabas na po yung ating memorandum or department order regarding doon sa enumeration kung ano yung extracurricular at co-curricular. Ayoko lang pong pangunahan. Thank you po. So sir, sa buong week, ang gagawin lang talaga nila, mag-aaral. Sabi nyo nga, Intayin na lang po natin siguro because again, what extracurricular is, co-curricular is, has to be defined and there will be a listing. And sa pag-aaral naman, yung psychosocial support, it also includes mga painting, mga, you know, other kinds of activities na hindi lang tutok sa libro. Okay. Sir, on another topic, may details na po tayo dun sa binabanggit na preparatory citizenship program. Ito na raw po yung bagong ROTC program natin. Mag-fall under ba ito sa DepEd or sa CHED po ito papatak kasi nga ROTC po? Sir, are you referring to the post of ASEC Galban? Yes, sir. Yes, as according to his office, I was communicating with his office last night. It is really just an exploratory meeting. So wala pa pong concrete plans kung anong gagawin dyan. It was really more of an exploratory meeting daw po. Thank you, sir. Okay na po. Next question, DZBB. Good morning po. Kay Attorney Bova po. Attorney, 19% yung vaccination rate ng mga student bago magpasukan. So 2 weeks after ng pasukan, meron bang development na nadagdagan ba yung mga students na vaccinated sa COVID-19? Also, ilang schools po yung merong satellite vaccination area within schools? Okay. Dun po sa 19%, yan po ay base sa ating learner information system. Sa ngayon po, ina-update pa po ang ating learner information system. Kaya kung napapansin nyo rin po yung enrollment, we stop muna giving yung ating daily enrollment para po ma-update lang natin talaga within the month yung ating learner information system. However, nung nandun po ako sa DOH noong Friday, nag-usap na rin po kami ni Doc Fonsi. Nandun rin po si OIC Verhere. We agreed that we will have teams from DepEd and teams from DOH para po to reconcile and verify our data rin para siguradong maging accurate yung LASA learner information system natin kasi nga po talagang aminado kami na it might not be as updated as we want it to be. But we are updating it right now and we will also cooperate and coordinate with the DOH para po makapaglabas tayo ng maayos na data. Ngayon po, doon naman po sa vaccination sites, kami po, as I've mentioned earlier, with DOH, we are now focusing on the counseling side. Nag-usap na rin po kami ni Doc Fonsi kung paano namin gagawin yung counseling, especially doon sa mga pag-coordinate ng aming mga regional offices. And aside from that, once we get na po yung numbers na pagkatapos yung counseling natin at makita natin na may mga gusto magpabakuna, dun po tayo maglalagay ng ating vaccination sites. That's on the part of DepEd and DOH. However, on the part of the Department of Health, siguro best ask to them, no? Pero nakikita naman natin na they're already starting to put vaccination sites all over the metro in coordination with and all over the country in coordination with the LGUs. So nagpapasalamat din kami sa DOH at LGUs at nasimulan na nila yan. But on our side, nandun pa rin po tayo sa counseling and after the counseling, once may numbers, dun po tayo maglalagay ng site sa ating mga schools. Meron po ba tayong data kung meron ng students na tinamaan ng COVID-19 during classes? Also, yung number din ng teaching at non-teaching personnel na nagka-COVID-19 after opening po ng classes? Thank you po, sir. Sa ngayon po, after verifying with the field offices, wala pa po tayong reported na nagkaroon ng COVID from the start of the classes, pati na rin po sa ating teaching and non-teaching staff. But we won't stop there. We will continue monitoring every day, every week, para makita kung ano yung sitwasyon pagdating sa transmission sa ating schools. Thank you po.
Thank you. Okay, next question po from GMA News Online. Good morning po. One question lang po for Attorney Mon. Aside po sa proposed confidential fund or expenses based on the NEP, meron daw pong stated billion budget for the good governance program. It was around program na to at anong mga projects yung mga nakapaloob dito? Maganda umaga ho. Salamat ho sa tanong. Yung good governance na label ho yan, actually, yung tumutukoy ho karamihan ng programa dyan sa financial subsidy. Ito ho yung ating public assistance programs. So yung bulto ho talaga ng OBP budget, papasok ho talaga dun sa mga basic social services na pinoprovide natin ngayon. No? Nandyan po yung sa under financial subsidy, nandyan ho yung ating medical assistance, burial assistance, nandyan din ho yung ating libreng sakay, nandyan din po yung ating livelihood programs na Magnegosyo Taday tsaka Peace 911. So yun nga ho, may mga nagtatanong bakit lumaki yung budget ng OBP. Masama ho kung yung mga projects natin ay questionable. Ito hong bulk ng budget ho ng OBP, karamihan po to para sa basic social services at financial subsidy. Ito ho yung direktang makukuha ng ating mga kababayan na nangangailangan talaga ng tulong. At ganyan ho yung laki niya dahil nakita nyo naman ho, ngayon pa lang ho, pito na yung ating OVP satellite offices. So ang intention ho talaga ng Office of the Vice President, maging available ho itong mga services na to at assistance na to sa karamihan ng ating mga kababayan, lalo na dun sa malalayong lugar. Salamat po. And our last question will be coming from SMNI. Sir, balik lang po dito sa sa budget. May I have a comment po from OVP kung saan ikinukumpara yung proposed budget ni VP Sara kay former Vice President Lenny Robredo. Masyado raw pong malaki. Any comments on this? Bawat po head of agency, executive man yan o kung anong ahensya ang hawak niya, meron po silang priority projects. At kami ho, yung request namin na budget, yan yung sa tingin namin kailangan namin para implement yung priority projects namin. No? Siguro ho, nung nakarang administrasyon, meron silang certain projects at yung budget nila is sufficient na para doon. Kagaya ho nung sinabi namin, ngayon ho, ang gusto namin, mas maabot namin yung marami nating kababayang Pilipino at magiging transparent ho ang Office of the Vice President under Vice President Sara Z. Duterte. Sigurado ho magiging transparent kami sa paggamit ng pondo na yan para makikita na ginagamit ng tama at yan ho ay napupunta lahat dun sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Thank you, sir. Salamat for po. Attorney Michael Poa, hingi lang po kami ng karagdagang details. Last Tuesday po, nagkaroon ng partnership ang DepEd SDO Aurora at Philippine Army 91st Infantry Battalion para paigtingin po yung information campaign awareness against po dito sa infiltration and recruitment ng CPP-NPA. Pwede po ba makahingi po ng karagdagang info po dito, Attorney Poa? Well, kami naman po sa Department of Education, wala pa po akong mga details niyan, but we definitely laud the efforts no of 91 IB, I think, tama? Forging a pact with the academe no, as part of the whole approach to the nation to address yung armed conflict natin dito sa Pilipinas. And information awareness is really one way no to keep the youth from being deceived and being deceived and recruited by terrorists. So kami naman po ay talagang sumusuporta dyan sa naging agreement na yan dahil kailangan po talaga natin magdala ng information awareness sa ating mga kabataan. Sir, aside from SDO Aurora, madadagdagan po ba ang partnership with other DepEd regional offices and with Philippine Army po? Opo, wala pa po akong information, but definitely this information awareness is something that the Department of Education is supporting. So maganda po kung mangyayari yan. Sige sir, isa lang po. Sorry. Go ahead. Attorney Monsayak, John Vic, Philippine Star. Sir, sinsinin ko lang yung sa budget, no? Kasi kasama rin dun sa increases na meron tayo. Supplies and materials, 45.8 million to 263 million. And professional services, 41 million to 193 million.
Internal ba ito sa OVP, lalo na yung supplies? Kasi medyo mataas yung naging increase nun. Sir, yung supplies at yung professional fees, medyo kaugnayan ng pag-establish natin ng additional offices. Siyempre, mas marami kang opisina, mas marami kang kailangan supplies. Nagtayo pa kami ng Disaster Operation Center, so kailangan din ng supplies yan, lalo na dun sa kanilang relief efforts. Yung sa professional services naman, dyan ho papasok yung mga contract of services para dun sa mga tao na i-engage mo ang serbisyo para magserbisyo dito sa mga opisina na to. Kay, salamat po. Kay Attorney po, sorry po. Sa targets natin, sir, kasi ng 2021, 191 classrooms lang yung na-build natin out of the over 1,000. And parang 5,000 out of the 10,000. Tapos we have another set of targets ng 2022. Kamusta po yung status nito? At tumaas ba yung numbers nung sa... Opo. So, basically, nung 2021, marami kasing nagiging problema as far as dun sa mga responses na nakikita ko, no, na on the question on bakit hindi na-utilize yung budget fully is because nagkaroon talaga tayo ng problema ng pandemya due to the several lockdowns na hindi nakakapag-transport ng materials. Tapos nga, dahil may lockdown, hindi na tutuloy yung construction. Pero kami po, confident naman kami. Although, mas maliit yung budget na nakalagay sa NEP dun sa gusto namin sanang budget for new classrooms for next year, confident naman po kami. Dahil number one, nabanggit na rin nung Senate hearing ni USEC Ann na meron na kasing mga detailed engineering plans na nakahanda na sa pagpapagawa ng mga paaralan. So mas mapapabilis yan compared to, I think, ng 2017 na wala. Ngayon naman po, since wala na rin tayo, nagsabi na rin ng ating Pangulo na wala na tayong mga lockdowns, confident naman po kami na matatayo namin yung mga classrooms na gusto namin itayo as planned per budget. So I guess, yun nga po, medyo mas kumunti lang din dun sa gusto sana nating target for 2023 talaga. But we'll make our case in Congress and see kung mapagbibigyan tayo. Lahat naman po yan na nilagay namin sa budget is in accordance with what we think we really can build and implement within the year, considering the absorptive capacity also of DPWH. Sorry. Okay, with that po, thank you Attorney Monsayak, Attorney Poa, and to our media partners present, ingat po kayo.